Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oras po natin, ganap na pong 4 na minuto na po makalipas, ang ganap na alas 7 po ng umaga. Magandang umaga po, ngayon ay araw ng Lunes. 8 po sa buwan ng Abril, taong 2024. Narito na po ang pang-alas 7 nating mga balita. Distance learning, balik ngayon ayon na rin sa Department of Education. Pagripaso daw sa building code sa pagpapabilis ng PH internet connection ayon sa think tank. Pangulong Marcos, traffic sa Metro Manila, malala na. ₱250 million na cash aid na ipamahagi na raw sa 83,000 na benepisyaryo. Sa atin pong Metro News, dito sa gawin ng Maynila, pedicab driver patay sa nangyaring hit and run. Sa gawin pa rin po ng Maynila, dalawang lalaki na huli po dahil na rin sa droga at baril. Sa Quezon City naman, 6 na drug suspect na huli rin ng QCPD. Sa atin pong balitang probinsya, we'll be right back.
Sa ating balitang probinsya, mga miyembro ng Liga ng Magsasaka sa Gimba, voluntaryong sumuko sa pulisya. Regional Most Wanted, naaresto sa pinakabagong operasyon ng Ecija Police. At tulak, arestado po ng Kabanatuan Police. Sa ating balitang pampalakasan, Pinay weightlifter Vanessa Samo pasok na rin sa Paris Olympics. Showbiz balita, si Serena Dyer-Rampol isinilang na raw po ang anak nila ng non-showbiz na asawa. Ang BTS member na si J-Hope sinurpresa ang mga fans sa paglabas nito sa video habang nakasuot ng military uniform. Magandang umaga sa ngalan po ng kasama natin sa technical side, si Nick Jason Fabian. Ang nangangalaga sa ating seguridad, sino bang nangangalaga? Si Michael Sindak. Ako po si Lena Garlitos Quijano, ang inyo pong magiging tagapagbalita. Sa detalye na po ng ating mga balita, hinikayat po ng isang international think tank institution ang pamahalaan na ripasuhin ang isang lumang batas para makatulong sa pagpapabilis ng internet connection sa buong bansa. Sa isang statement, sinabi ng Strat-Based ADR Institute na ang National Building Code of the Philippines na ipinasa noong 1977 ay kailangan ng ribisahin para makatulong na makamit ang digital transformation sa bansa. Iginit ng institute na ang internet ay nananatiling isang 8-year-old novelty sa panahon na isinabatas ng NBC at ng Power at Water Utilities lamang ang itinuturing na mahalaga sa commercial at residential properties. Sinabi ng Commission on Human Rights o CHR na ang access sa internet ay isang basic human right sa digital era. Ayon sa Strat-Based, dapat saklawin nang pag-amyanda sa NBC kapwa ang commercial at public sectors, gayon din ang pagkakaloob sa internet service providers ng sapat na lugar para magtayo ng fiber optic cables at equipment upang mas mabilis na maka-access sa internet ang mga Pilipino. Sa local data mula sa Department of Information and Communication Technology o DICT, lumilitaw na 65% ng populasyon ng bansa ang wala pa ring internet. Oras po natin, ganap na po ang 12 minuto na po makalipas ang ganap na alas 7 po ng umaga. Inianunsyo naman ng Department of Education o DepEd na magpatupad ng asynchronous classes o distance learning ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa ngayon nga pong araw, Lunes, April 8. Sa inilabas na advisory ng DepEd kahapon, nakasaad in order to allow learners to complete pending assignment, projects and other requirements, all public schools nationwide shall implement asynchronous classes or distance learning on Monday, April 8, 2021.
2024. Nakasaad din sa advisory na ang teaching at non-teaching personnel sa lahat ng pampubling eskwelahan ay hindi naman kinakailangang pumasok o magtungo sa kanilang tanggapan o paaralan. Gayunman, nilinaw ng DepEd na hindi naman saklaw ng advisory ang mga pribadong paaralan, ngunit may option naman na ipatupad din ang asynchronous classes. Oras po natin, ganap na 13 minutes na makalipas ang ganap na alas 7 po ng umaga. Dahil daw sa lumalalang problema sa trapiko sa Meth, Manila na inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang notorious, nagkakasana ang gobyerno ng Traffic Summit. Una nang inutusan ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na maghanap ng solusyon sa problema sa trapiko sa Metro Manila at bumuo ng komprehensibong plano para matugunan ang sitwasyon. Kamakailan nga po sa vlog, sinabi ng Pangulo na habang isinasagawa ang mga pangmatagalang solusyon sa infrastruktura, kailangan pa rin magbigay ng agarang tulong para sa trapiko ang pamahalaan. Ayon kay Marcos, pinauunlad ng gobyerno ang mga kalapit na lalawigan tulad ng Bulacan, Pampanga, Cavite at Laguna at nagpapakalat ng mga oportunidad sa trabaho doon para hindi na kailangan pang pumunta ng mga tao sa metropolis. Gayunpaman, hiniling niya ang gumawa o pang-unawa ng publiko dahil ang mga proyektong pangkaunlaran na kinabibilangan ng mga proyektong mga infrastruktura ay magtatagal bago ito makumpleto. Pinuri rin ni Marcos ang iba't ibang inobasyon sa patuloy na pinatutupad ng pribadong sektor para maiwasan ang sitwasyon ng trapiko. Particular niyang binanggit ang paglipat nila ng ilang industriya sa isang kompletong work from home setup at ang pagpapatibay ng isang 4 na araw na linggo ng trabaho. Sa iba pa natin mga balita, 16 na minuto na po makalipas ang ganap na alas 7 po ng umaga. Makatutulong ang overseas voting na gagawin online para makapagtipid ng pera ang taong bayan at magkaroon ng mas mataas na election turnout simula po ng sinabi ito ng Commission on Elections o COMELEC nito nga pong Biyernes, April 5. Ito ang sinabi ni spokesperson COMELEC, spokesperson na attorney John Rex Laudinco sa bagong Filipinas public briefing. Ani Laudinco, dahil inianunsyo ng COMELEC ang intensyon nito na magsagawa ng pagboto sa pamagitan ng internet sa maraming mga bansa, nasa 100,000 na Filipino overseas ang nagparehistro ng bilang first-time voters o nag-reactivate ng kanilang rehistro. Sinabi pa ni Laudinco na umaasa ang COMELEC na hindi lamang tatataas ang internet voting kundi magre-resulta rin ito sa mas mataas na turnout. Sa election noong 2022, sa 1.6 million na nakarehistrong botante abroad ay mas mababa sa 38% namang o lamang sa 800 o sa 600,000 ang bumoto. Sa mga bumoto via mail, marami po ang bigong nagbalik ng kanilang balota dahil sa bayad na kahit na bayad na ang postes nila dahil malayo na ang post office sa kanilang lugar. Hindi rin na nakaboto ang mga seafarer na mga nasa dagat na 30-day voting period. Noong April 2, nagbigay ng pinakamababang bid ang joint ventures ng SMS Globe Technologies Incorporated
at Sequentech Incorporated sa 112 million pesos para sa kontrata ng Comelec sa online voting at counting o counting system para sa overseas absentee voters. Tiniyak nga ni Senator Edgardo Sani Angara na bibigyang prioridad ang pondo sa General Appropriation Act na nakalaan sa teaching supplies ng lahat ng public school teachers upang makatulong sa pagtuturo sa mga kabataan. Kilala bilang chalk allowance, inilaan ng taon ng budget sa guro bilang pambili ng kanilang supplies at materyales sa pagtuturo. Sinabi ni Angara na sa patuloy na tumataas ang halaga ng chalk allowance sa nakaraang taon mula 700 pesos kada taon noong 2011 na naging 1,000 pesos sa 2012 at 1,500 pesos sa 2016, 2,000 pesos sa 2017, 3,500 sa 2018, at 5,000 pesos mula 2021 hanggang ngayon. Ayon sa Senador, umaabot sa 392 million pesos ang nakalaan noong 2010 para sa 700 pesos kada taon sa teaching supplies allowance ng 557,453 na public school teachers. Pero dumarami ang bilang ng guro kaya kada taon. Kaya kailangan ng mas malaking budget para mailaan sa annual teaching supplies allowance. Ipinliwanag ni Angara na nitong 2015, 1 billion pesos ang inilaan para sa 681,024 teachers at mula 2021 hanggang ngayon, umaabot na sa 4 billion pesos. Sa ngayon, umaabot na sa 965,082 ang bilang ng guro nitong 2024. Isa si Angara sa author ng Senate Bill Number 1964 o ang Kabalikat sa Pagtuturo Act na isinabatas ang pagbibigay ng allowance sa teaching supplies upang matugunan ang tumataas na halaga ng pangailangan ng guro sa public schools sa buong bansa. Niratipikahan ng Senado at mababang kapulungan ang committee report sa Senate Bill Number 1964 na nasa Office of the President para reviewin at lagdaan. Sakaling malagdaan, mabibigyan ng 10,000 pesos kada taon ang allowance sa teaching supplies sa public school teachers. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong balita. 21 minutes na makalipas ang ganap na alas 7 po ng umaga. Dapat daw na magpatuloy at maging main priority ng bagong hepe ng Philippine National Police ang internal cleansing sa ahensya. Sinabi ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa noon nga pong Sabado, April 6. Ito ay upang mabawasan ang bilang ng mga pulis na sangkot sa mga ilegal na gawain. At noong April 1, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Major General Romel Francisco Marbil bilang bagong PNP Chief. Ani de la Rosa, okay sa kanya ang desisyon ni Marbil na iwasan ang paggamit ng katagang war on drugs basta't ipagpatuloy ng pulisya ang layunin nitong sugpuin ang ilegal na droga. Sa iba pa natin mga balita, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na wala silang natatanggap na ulat hinggil sa mga aktibong military personnel na na-recruit
sa Chinese firms. Ginawa ng AFP ang paglilinaw matapos ang babala ng DICT na may ilang kumpanya ang nagpapanggap na nakabase sa US at Europa na tinangkang mag-recruit ng mga nagretiro na aktibo pang military personnel sa part-time jobs. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franz Margaret Padilla, ilan sa mga nagkomento sa isang recruitment section ay wala na sa serbisyo. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng verification ng AFP. Sinabi rin ni Colonel Padilla na pinapaalalahanan na rin ng liderato ng AFP ang mga tropa na mag-ingat sa ganitong mga bagay. Samantala, ayon kay Colonel Padilla, ang naturang online recruitment sa mga military personnel ay sinagawa na noon pang nakalipas na December 2023. Naniniwala naman ang Department of Agriculture na mayroong mataas na bilang ng ani na mga magsasaka sa bansa ngayon pong taon. Ayon sa DA na hindi malayong aabot ito sa 21 million metric tonelada ang ani kahit na may banta ng El Nino. Ang projection ng DA sa 20.881 million metric tons ngayong taon ay 4% na mas mataas ng 20.59 million metric tons noong nakaraang taon. Ilan sa mga nakitang paraan ng DA kaya tumaas ang ani ay ang pamimigay nila ng high quality rice seeds, magandang pamamahagi ng fertilizers at mababang post-harvest losses. Last po nating national news, iginiit ni Office of the Civil Defense Administrator Yusek Ariel Nepomuceno na dapat tiyaking may matatag na pundasyon ang mga gusali na siyang mainam na solusyon para maiwasan ang pagkawala ng maraming buhay sakaling tumama ang pinangangambahang Big One. Ayon sa OCD official, ang engineering solutions at pagtalima sa building code ay pinakamainam na hakbang sa paghanda sakaling tumama ang lindol. Dapat aniya na hindi lamang sa Metro Manila isagawa ang naturang rekomendasyon kundi maging sa iba pang mga syudad sa bansa. Ang mga istruktura naman, no build zone at landslide prone areas ay dapat na ipagbawal. Ikinabahala rin na opisyal ang posibleng pinsala sa libo-libong istruktura kabilang ang mga gusali at bahay at tinatayang 30,000 hanggang 48,000 na katao na maaaring masawi sa Metro Manila sakaling tumama sa bansa ang The Big One o magnitude 7.2 lindol sa West Valley Fault na tinatayang may hawak na 100 na kilometro saklaw ang anim na syudad sa Greater Metro Manila area. Ang babalang ito ng OCD ay kasunod na rin ng tumamang magnitude 7.4 na lindol doon sa Taiwan na ikinasawi ng 12 katao at mahigit 1,000 ang nasugatan. Dako na po tayo sa atin pong Metro News. Six minutes na makalipas ang ganap na alas 7 po ng umaga. Maynila, binawian ang buhay sa pagamutan ng isang 56 anyos na pedicab driver nang masagasaan at iwan ng isang hindi pa kilalang driver ng isang SUV sa Tondo, Maynila. Ang biktima na kinilalang si Arnelio Ibanez Sombilon, residente ng Parola Area B sa Gate 13, Tondo, ay dineklarang dead on arrival sa Jose Reyes Memorial Medical Center ni Dr. Ina Maria Ursula G. Serrano alas 6:20 ng gabi noong April 5, 2024. Sa salaysay ng pamangkin na si Maricris Sombilon, dakong 4:20 ng hapon, nang araw na iyon nang makita niya na nakahiga na ang biktima sa eastbound lane ng Yoseco Street corner ng Katamanan. Sa kuha naman ng CCTV sa barangay 222 zone 21, nakita umano sa harap ng nakaparadang Montero sa SUV ang biktima at inaayos sa mga dala nitong kalakal na biglang umabante ang sasakyan. Nang bumaba ang driver ay pumara ito ng tricycle at pinasakay doon ang biktima at sa CCTV ay nakita rin na nawala na ang SUV.
Nagsasagwa na ng backtracking ang pulisya para matunton ang direksyon na tinungo ng Montero para sa ikadarakip ng driver. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang tumakas na driver. Arestado naman ang dalawang lalaki na nahulihan ng ilegal na droga at baril sa isinagawang bypass operation sa Baseco Compound Port Area sa Port Area, Maynila. Kinilala mga suspek na sina Ison Ligara, 30 anyos, at Ricardo Regal, 33 anyos, na kapwa vendor at kapwa nakatira sa Old Site, Baseco Compound. Sa ulat ng Baseco Police Station 13, Dakong 12:40 ng madaling araw, nang isagawa ang bypass operation laban sa dalawang suspek sa Baseco Compound na maoperatiba sa pangungunan ni Police Major Armando Lingit. Nasamsam kay Regal ang 7 sachet ng shabu na naglalaman ng kabuang 2 gramo katumbas ng 13,600 pesos na alaga, habang si Ligera naman ay nakuhana ng isang caliber 9 o caliber 9mm na baril. Na-recover din ang ginamit na bypass money. Nakatakdang isa lang sa inquest proceeding sa Manila Prosecutor's Office sina Ligera at Regal sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, ang drug pusing at possession ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at karagdagang kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Last po nating Metro News. Sa Quezon City, 6 na drug suspect ang nasa kote na matauhan ng Quezon City Police District sa magkakahiwalay na bypass operation sa lungsod. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan, umabot na sa 74,800 pesos ang halaga ng shabu na nakumpiska ng mga pulis sa sunod-sunod na operasyon. Dakong 1:40 ng hapon ng tanghali ng dakpi ng Galas Police Station 11 sa pamumuno ni Officer in Charge sa Police Major Octavio Ingles Jr., si Giant Franco Biraire, 41 anyos ng Barangay Damayang Lagi, Quezon City, matapos na makuhana ng shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Bagsak din sa kamay ng payatas bagong silangan na Police Station 13 si Police Lieutenant Colonel Johnny Andila Cruz, sina Arvin Natural, 26 anyos, at Victorio Kingquito Jr., 37 anyos, ng Barangay Payatas B, Quezon City, nang magkabayaran at nakuhanan ng 5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 35,000 pesos sa Phase 3, Lower Empire, Lupang Pangako, Barangay Payatas B, Quezon City. Sabi noon naman pong Sabado ng umaga ng isagawa ng Masambong Police Station 2 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joel Nicanor ang bypass operation. Nakuhanan ng 1 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos si John Cedric Santos, 29 anyos, ng Barangay San Antonio, Quezon City. Bandang 9:40 ng gabi sa Santiago Street, corner San Jose Street, Barangay San Antonio, sa Quezon City. Laglag din sa bypass operation ng Talipapa Police Station 3 sa ilalim ni Police Lieutenant Colonel Morgan Aguilar ang mga tulak na umanong sina Romel Villar, 43 anyos, at Rodilo Condino, 35 anyos, na kapwa ng Barangay Abalonbato, Quezon City. Binitbit sila ng mga pulis dakong 11:20 ng gabi noong Sabado sa Quirino Highway Bridge, Barangay Balonbato sa Quezon City. Nakuha sa dalawa ang 4 gramo ng shabu na may street value na 27,200 pesos, ang brown coin, purse, cellphone at bypass money. Sasampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga suspek. We'll be right back.
tayo dito naman sa ating pong provincial news. Dito nga pong mga miyembro po ng Liga ng Magsasaka sa Gimba, voluntaryo na pong sumuko sa Ecija Police. Nasa 10 miyembro ng Liga ng Magagawang Bukid o LMB ang kumala sa Alyansang Magbubukid sa Gitnang Luzon o AMGL sa ilalim ng kilusan ng Magsasaka ng Pilipinas o KMP. Ito'y isang grupo na kinikilala umano bilang Legal Front ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA dito sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Ayon kay Police Major Brian Christopher L. Baybayan, Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC, ang voluntaryong pagsuko ng mga miyembro ay dahil sa pinagsamang pinagsikap ng 2nd Provincial Mobile Force Company at Nueva Ecija Police Provincial Office, NEPO, kasama po ang iba't ibang police units at mga opisyal ng barangay San Bernardino sa Gimba, Nueva Ecija. Umaasa si Major Baybayan na maraming grupo pa ang susunod sa ginawang hakbang ng mga nagsisuko. Binigyan din sa nasabing aktibidad ang testimonya ng LMB organizer, ceremonial oath at pagpirma ng katapatan sa gobyerno ng mga miyembro ng LMB. Bukod dito, ipinamahagi rin sa kanila mga relief packs alinsunod sa community outreach program ng Region 3 PNP. Samantala, patuloy pa rin silang nananawagan sa lahat ng sektor na maging maingat at huwag palinlang sa mga organisasyong nauugnay sa communist terrorist group. Isa pa nating provincial news, regional most wanted na aresto po sa pinakabagong operasyon ng Ecija Police. Humantong nga po sa pagkakaaresto sa 2 wanted person, ang isa dito ay regional most wanted sa pinakahuling opensiba ng Nueva Ecija Provincial Police Office sa lalawigan nitong April 3, 2024. Batay sa report ng pulisya dakong alauna ng hapon, na magsagawa ng Manhunt Charlie Operation ang mga elemento ng Piñaranda Police Station sa barangay Sinasahan, Piñaranda, Nueva Ecija na nagresulta sa pagkakaaresto kay Bernie Salazar Jr. E. Mananghaya, 23 anyos, isang construction worker at residente ng nasabing barangay. Nabatid na si Salazar ay mayroong outstanding warrant of arrest for statutory rape na walang piyansa na inirekomenda ang korte ay nakalista rin bilang top 2 regional level sa Region 3, top 2 provincial level sa Nueva Ecija at top 10 municipal level sa Piñaranda most wanted person. Habang bandang alas 4 ng hapon, ang mga elemento ng Santo Domingo Police Station ay nagsagawa rin ng katulad na operasyon sa barangay Santa Rita, Santo Domingo, Nueva Ecija. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa isa pang most wanted na kinilalang si Arsenio Gamurot, Itihada, 72 years old, magsasaka at residente ng barangay Pulong Buli sa Santo Domingo, Nueva Ecija, na itinuturing na most wanted person sa kanilang bayan dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 na walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan, nasa kustudya na ng mga operating unit ang mga akusado. Dito naman po sa ating syudad, sa Cabanatuan City, tulak daw po arestado ng Cabanatuan City Police. Mahigit 400,000 pisong halaga ng droga ang nasabat ng Cabanatuan City Police sa isinaguang drug buy-bust nitong April 4, 2024 at pagkakaaresto ng 2 tulak. Iniulat ng Cabanatuan PNP sa pangungunan ni Police Lieutenant Colonel Warley Sibitog, ang acting chief of police ng syudad, na unang nakuhana ng droga ang isang 45 anyos na babaeng itinuturing na high value individual o HVI.
Nakuha sa pag-iingat nito ang 57 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 387,600 pesos. Habang 5 gramo naman na may halagang 34,000 pesos ang nakuha sa lalaking katropa nito na isang 27 anyos. Ang matagumpay na buy-bust operation na ito ay sinagawa ng pinagsanib na pwersa ng Kabanatuan City Police Station at PDEA 9 Ecija sa Purok 7, Bantog Norte, Kabanatuan City. Nasa kustudya na ngayon ng Kabanatuan PNP ang dalawang suspek habang nasa pangalaga na ng PDEA 9 Ecija ang droga na may kabuang halaga na 421,600 pesos. Sa atin na pong balitang pampalakasan, nadagdagan pa ang mga atleta ng bansa na sasabak sa Paris Olympics. Sa pinakahuling nakapasok ay si Vanessa Sarno matapos na magtagumpay sa IWF World Cup sa Phuket, Thailand. Ang 20 anyos ay naging matagumpay sa Women's 71 kilogram event. Nagtala rin ito ng record nang mabuhat niya ang 100 kilograms sa snatch category kung saan nahigitan nito ang nagawa niyang record na 108 kilograms noong nakaraang taon. Nanguna rin ang two-time SEA Games gold medalist na 135 kilograms clean and jerk para makuha ang kabuang 445 kilograms at magtapos sa 25-man field. Nanguna naman ang pambato ng US na si Olivia Reeves sa World Cup event na mayroong kabuang 268 kilograms na sinundan ni Gufang Liao ng China, Kok Xiang Song ng North Korea na ikatlong pwesto at Wen Yu Cheng ng Chinese Taipei sa ikaapat na pwesto. Makakasama na ni Sarno ang iba pang mga atleta ng bansa na sasabak sa Olympics na kinabibilangan ni na weightlifters Jan Sinesa, si Elrin Ando at Rose G. Diaz, kayo din si na EJ Obiana, Carlos Yulo, Aleya Finnegan, si Emir Marshall, Ira Villegas at Nesty Pitesho. Sa atin pong showbiz balita, isinilang ng araw po ng dating child actress na si Serena Darempo ang unang anak nila ng non-showbiz na asawang si Thomas Bredelet. Sa social media account ng actress ay pinasilip ang larawan ng paa ng anak nila. Hindi naman nagbigay ng anumang detalye ang aktres ukol sa kanyang panganganak taong 2022 nang ikasalang dalawa kung saan noong nakaraang Nobyembre 2023 ay iniannunsyo nito na buntis na siya. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga fans ng aktres matapos na mabalitaan ang panganganak nito. At dito naman po tayo sa OPA. Sinurpresa po ng BTS member na si J-Hope ang kanyang mga fans habang ito po ay nasa loob ng military training. Sa social media account nito ay nagpost ito ng video na may habang 48 seconds. Makikita sa video ang pagsayaw niya sa bagong kanta niya na Hope on the Street. Kinuha ang video sa isang pop-up store sa Seoul kung saan nakasuot ito ng military uniform. At magugunitang noong Marso ay nilabas niya ang kanyang kantang Neuron kasabay ng kanyang bagong solo album na Hope in the Street Volume 1. At yan po ang kabuuan ng ating pang-alas 7 balita. Ngayon pong araw na ito ng Lunes, April 8, 2024. Sa ngalan po ng nakasama natin sa technical side, si Nick Jason Fabian, si Andrew Orsua, at ang nangangalaga sa ating seguridad. Sino pa nangangalaga sa ating Jason? Wala, si Michael Sindak. Ang alam ko, day off ni Kuya Charlie Soriano. Ako po si Lena Garlitos Quijano. Samahan nyo pa rin po hanggang alas 9 po ng umaga dito pa rin sa Balita at Impormasyon. Hindi ba kinokolekta ang basura mo? Baka dahil hindi ito segregated. Ayon sa City Ordinance No. 2004-045, striktong hindi kokolektahin ang basurang hindi sinegregate sa bahay o trabaho. May parusa ding naghihintay sa mga hindi sumusunod sa ordinansa. Kabilang ang multang aabot sa 5,000 piso, pagkakakulong hanggang 6 na buwan, at hanggang 15 araw na community service. Kaya huwag paghalu-haluin ang basura. Mag-segregate. Iwas abala para maginhawa. Ang paalalang ito ay mula sa City Government.
Kabanatuan City. Pag two or more symptoms, it might be flu. Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, baka flu na, body pain, sipot, ubo. From post-nasal drip, two or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, baka flu na! Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Sakit ng ulo, lagnat! Sakit ng ulo na may kasabay na lagnat, sakit ng katawan, o dulot ng binat, diskartihan ang sabay-sabay na sakit. Discarding Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw na ng Monday. Kumusta po? Ano po ang inyong pinagkakaabalahan today? Welcome po dito sa ating Lunes na edisyon ng ating programa. Ito pong balita at impormasyon. Good morning! Good morning! Nasa kasama po natin sa technical side, si Nick Jason Fabian, si Andrew Orsua. Samahan niyo po kami hanggang alas 9 po ng umaga. Good morning! Good morning! So magandang umaga muna. Lahat po ng mga naka-tune in po ngayon dito sa ating programa. Sa ating Radyo Patrol number 28, Ryan Rivera, good morning. Ganun good morning din kay Denald Morales. Uy, Denald Morales, magandang umaga. Kay Ate Alice Santos Balamiento, good morning. Good morning. Kay Ulito Capuso, sir, magandang umaga. Ate Cynthia Culiado, si Corpus Roldan, at Rosendo Castillo, magandang umaga po good sa inyo. Morning. At maraming salamat. Okay, at good morning po sa inyo. Good morning! Si Kuya Joseph Castillo, magandang umaga, Kuya Joseph. Si Ate Gleseria Lazaro Villarasa, good morning! Good morning! Oh, maraming salamat sa inyo. At binabati tayo ng happy Monday morning to all kay Ryan Rivera, ang ating Radyo Patrol number 28. Sa Rivera family dyan po sa Campotino, Cabanatuan City, good morning! Good morning! O ngayon po'y Lunes at ang sinasabi po ng DepEd, back po sila sa online classes, modular o ano pa man po natawag po dyan. Tinatawag nating distance learning, no? Balik po tayo ngayon pong araw na ito, no? Kasi sa bagay, parang sinasabi po ipit day. Kasi bukas, wala po tayong pasok. Wala din pong pasok sa 10. Bali, Tuesday and Wednesday, holiday po yan, no? Kaya ang may pasok na lamang, Thursday and Friday. Kaya ngayon po, ang sinasabi po ng DepEd ay distance learning po tayo. Balik tayo sa distance learning. Naku, tuwang-tuwa po yung mga magulang. Kasi syempre, kahit papano,
kung hihingi man po ng allowance yung kanilang anak, hindi na ganun kalaki, di ba? Dahil siyempre nasa bahay lang din naman 'yan. E, yun nga lang problema kung kailangan po ng internet o kailangan magpa-load. Kung ang ibibigay po ninyong allowance ay nasa 50 pesos lang maghapon, eh ngayon, meron bang 50 pesos sa internet? Meron naman ata ano. Eh ngayon kadalasan mga 100 ang hinihingi. Mas malaki din pala ang mga gastos. So magandang umaga po. O eto, ang topic natin today. Magandang umaga nga pala sa buong pamunuan ng Harana Sanayon Incorporated, sa panguna po ng ating Pangulo, si Pangulong Aurelio Cariaga at ng buong pamilya. At ganoon din po si Kuya Eugenio Balakida ng ating pangalawang Pangulo. Get well soon, hindi ko na siya nakikita. At ng kanyang buong pamilya. At ganoon din po ang buong pamunuan. Magandang umaga po sa inyong lahat, ang mga members at leaders po nito. Magandang umaga. Ang topic natin today, ito raw pong Chinese Mafia na gumagamit daw po ng Special Philippines Visa, nakakaalarma. Ayon po kay Senator Nancy, tama ba? Si Nancy Binay. Sabi niya muli pong iginiit ni Senator Nancy Binay sa Philippine Retirement Authority o PRA na mahigpit na suriin ang mga aplikasyon ng visa matapos lumabas na humigit kumulang sa 30,000 sa 78,000 na dayuhang retiree sa Pilipinas ay mga Chinese na pinayagang permanenteng manirahan sa bansa. Oh, okay. Ayon po kay Binay, iniulat ng mga opisyal ng imigrasyon ng umano'y Chinese Mafia na gumagamit ng mga pasaporte na may Special Resident Retiree Visa o SRRV. Inihayag ng Bureau of Immigration ito pong nakaraang linggo na inaresto nito ang apat na Chinese national na pinaghihinalaang nasa likod ng paglaganap ng mapaglinlang na government-issued IDs at mga dokumento ng gobyerno kabilang ang mga tunay na pasaporte ng Pilipinas na may questionableng SRRV. Sabi po ni Binay, nakakabahala talaga dahil ang mga dayuhang ito ay pumasok at lumabas ng bansa gamit ang mga valid na dokumento na alam nating nakuha sa pamagitan ng mga bawal na paraan. Inaasahan namin na tutulong ang NICA sa masuri na masuri ang laki ng pandaraya na ginagawa ng mga sindikatong ito at suriin ang mga address at contact number na nakalagay sa kanilang valid document, ani Binay. Ayon sa Senadora, matagal na nga pinagsasamantalahan ang pag-i-issue at pag-review ng special o renew ng Special Resident Retiree Visa at idinagdag na ang mga sindikatong Chinese ay malamang na nakipagsabwatan, nagpapanatili ng ugnayan at nagtatatag ng mga network sa loob ng birokrasya ng gobyerno. Noong nakarang taon, inaresto ng National Bureau of Immigration ang isang mataas na opisyal ng PRA dahil sa pag-i-issue ng unwarranted SRRV card sa mga dayuhan. Natuklasan ng BI na ilang kaso ng mga dayuhang nagpapanggap ng Pilipino sa pamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga dokumento ng Pilipinas at mga tunay na selyong pang-imigrasyon. So ayon pa po sa Senadora na ang dumaraming bilang ng mga interceptions ng mga Chinese nationals na nagpapakita ng tunay na government-issued Philippine documents na nagpapakilala sa kanila bilang mga Filipino traders at retirees ay nag-isang national security concern, ayon po kay Binay. Wow! Ganun ba yun? Okay, so yan po, ano yung nakakabahala nga po yan. Eh, mapupuno na tayo dito ng inyo. Hindi natin alam, di ba? Baka di ba yung katulad yung sa isang movie, Torba yun, na hindi na nakapasok, akala nila, estatwa lang yung ipinapasok doon sa kanilang kaharian. And then, yung palang sa loob na yun, na ginawa nilang estatwa yun, andun na pala yung mga mandirigma. Eh, baka naman ganun ang mangyari sa atin. Huwag naman sana. Pero ganun pa man, eto po ang sinasabi na ito daw po ay sindikato. Sinasabi, no? Inaresto raw po ang apat na Chinese national na pinaghinalaang nasa likod ng paglalaganap ng mapaninlang na government-issued IDs. Hindi naman po magtatagumpay at hindi naman po magagawa yan kung wala pong kasabwat ng mga Pilipino. Diba? Huwag mong sabihin na mga Chinese na rin ang andun sa mga ahensyang yun na nagbibigay ng mga dokumento.
Di naman po siguro. So, ibig sabihin, meron po silang kasabwat at pumapayag yung mga Pilipinong yun na mangyari yan sa atin ngayon. So, ibig sabihin, sa madaling salita, pumapayag yung mga ilang Pilipino na mangyari yan sa atin. Di yun po muna sana ang bulat-latin nila kung sino-sino. Ito ang dapat nating imbestigahan in aid of legislation. Para makita natin. At na Mariosep, delikado po yan, no? Paano kung mapuno na tayo dito ng ganyan? Tapos hindi natin alam. Tayo na rin po pala ang ano tawag dito? Tayo na rin po ang mag bandang huli, tayo na po ang magiging dayuhan sa sarili nating bansa. Dahil tayo na patatalsikin. Oh, wag naman sana. So ano pong masasabi po ninyo dito sa mga ganito pong mga issue? Mga issue pong yan, no? Na ito po ay dumarami na. Biruin po ninyo ang sinasabi po dito ni Senator Nancy Binay. Napakarami ha. Teka, asa na nga pala yun? Okay. Sinasabi po niya na humigit kumulang 30,000 at 78,000 na dayuhang retiree sa Pilipinas ay mga Chinese na pinapayagan pong permanenteng manirahan sa ating bansa. Siya. Ano pong masasabi po ninyo dyan? Text lamang po sa 0975-806-0887. 0975-806-0887. Maaari rin po kayong mag-post na lamang sa ating pong comment section. Naka-live streaming po tayo sa official Facebook page ng CAP TV at ng Nueva Ecija News Update. At syempre po tayo'y napapanood sa Cable Channel 16 at 52 na papakinggan sa radio. Kaya yon. Ano pang hinihintay ninyo? Likes and share na doon sa ating mga live streaming. At syempre po, tutok na po kayo dito hanggang alas 9 po ng umaga. Good morning! Good morning. Tingnan natin kung sino ang may birthday today. Belated happy birthday sa aking sister, Daisy Garlitos, kahapon. Happy birthday. At ang may birthday today, si Paloma Girl, si Ate Carmen Garcia. Happy birthday niya ngayon. Dumugin natin siya mamaya sa Harana Sanayon dahil siya po ang naka-schedule at siya po ay maghahanda. Happy birthday, Ate Carmen Garcia. So happy birthday. Siguro ito na. Bigyan na natin ng birthday song, no? Happy birthday. Belated happy birthday sa aking ate, si Ate Daisy Garlitos. At ganoon din, happy birthday today kay Ate Carmen Paloma Garcia. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligaya, maligayang bati. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang bati. Isa pa. Maligayang pati sa iyong pagsilang. Maligayang bati. Maligayang bati. Happy birthday kay Ate Carmen Garcia. At ganoon din po ng Harana Sanayon. Ano na nga ba yung kanya? Meron siyang grupo eh.
At ganun din po, happy birthday, belated happy birthday kay Ate Daisy Garlitos. Happy birthday! 7:58 ang ating oras. Magandang umaga po sa kay sino ba yung mga nakikinig po ngayon, naka-tune in po ngayon. Magandang umaga, Ate Beth Belmonte at Ate Sally Carpio dyan sa Mabini Homesite, Cabanatuan City. Si Ate Lina Ligaspi Carpio, Ate Yoli Carpio Espiritu, Ate Emmy Carpio Ulat, Paolo Carpio Ulat dyan po sa gawin ng Kalibangbangan, Cabanatuan City. Pagbati rin natin si Carol Bermudez Carpio ng Saudi Arabia. Si Ate Connie Cariag at mga anak, si Al John, ganun din si Doña Lani at si Advisor Don F, si Director Don Efren Tablina. Si Kuya Vic Rangkapan dyan sa Barangay Bagong Sikat. Kuya Elmer at Ate Glesi Villarasa, ang mga apo sina Gavin Dane at Gab Ramos ng Santo Tomas South Haenove Ecija. Sino pa ba? Si Ate Elvie De La Cruz, magandang umaga. Ate Elizabeth at Kuya Joseph Castillo, Ate Bebot Season, Nanay Sinayda Sebastian, Minerva Salbalion at Rada Abrio ng Kalikid Norte. Si Ate Saling Balakidan at ng buong pamilya. Ganun din po si Ate Dolores Ocampo, Ate Flor Ternida, Maria Jose Gamit Dumayag, si Ninang Edith at Ninong Engineer Nomer Nieto, kay Ate Baby Concepcion, Ate Ellen Medina, pakibati na rin natin, batiin na rin natin si Consiel Nella Tueng de la Cuesta at ganun din si Gabriel Mateo Amoraw. Si Ate Edna Bacolores, Ate Mila Constantino, Ate Baby at Kuya Pepito Peralta dyan sa Adorable San Leonardo Neve Ecija. Si Kunsel Linda Almina, Santa Rosa Homes, Ate Yoli Lau ng Kapitan Pepe, Kuya Mario Odra at mga anak, dyan po sa Soledad Santa Rosa, Ate Rose Tan, Ate Yoli Leonardo, Ate Patring at Kuya Charlie Sarmenta, Kuya Chris at Ate Lolit Alia sa Kalikid Sur, Ate Liwanag Batalya, si Wawa Sex Rita Sibalios, Mila Taksay ng Santa Rosa, at si Ate Feli Santos ng Sunshine Group 1. So sa atin pong ibang mga balita, mga na-ospital dahil po sa heat exhaustion o heat stroke, maaari pong maka-avail daw po ng benepisyo sa PhilHealth. Maaari pong makapag-avail ng mga benepisyo mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga na-ospital dahil po sa heat stroke o heat exhaustions ang mga miyembro na na-admit sa alinmang ospital na accredited ng PhilHealth dahil po sa naturang karamdaman ay kwalipikadong makatanggap ng benefits package na nagkakahalaga ng hanggang 6,500 pesos. Kalakip dito ang 4,550 pesos para sa ospital o hospital fees at 1,950 pesos para sa professional fees. Kaugnay nito ay nagpaalala po ang PhilHealth sa mga miyembro na mag-extra ingat laban sa mga karamdamang may kinalaman sa mainit na panahon sa pamamagitan po ng paglimita ng mga aktibidad sa labas ng bahay, pag-inom po ng maraming tumig at iwasan po ang pag-inom ng iced tea, ang soda, kape o di kaya'y alak. Kailangan lamang po, pwede siguro warm water tulad nito. Ayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ay, isang minuto na po. Makalipas ang ganap na alas 8 po ng umaga. Saglit lamang po, babalik pa rin po tayo sa last hour po ng ating programa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Two or more symptoms, it might be flu. Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipot, ugo. Post-nasal drip. Two or more symptoms? Baka flu na yan. Kaya, baka flu na! Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Mahalaga ang WISE ka online. Ugaliin ang maging safe online. Tandaan ang apat na P. Ang unang P, personal info, wag ipamigay. Pangalawang P, photos mo at na mga friends mo, huwag isend to share kahit kanino. Pangatlong P, passwords mo, keep it a secret. Pang-apat na P, laging i-report ang PM komento na kaduda-duda at di kasigurado. Ang mga bata ay hindi for sale.
i-report ang online sexual exploitation of children sa inyong barangay, DSWD o kapulisan. Tumawag sa Action Line Against Human Trafficking 021343, ECPAT Helpline 0918-559-3918. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng PKKK at ng himpilang ito. Ang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Vera May Kabigting, taga Tarlac City. Nagpunta po ako dito kay Doc Ansero para magpa-cleansing sa Bionic Alternative dito po sa Cabanatuan City. Kung kayo po mayroong karandaman na bato sabdo, magpunta lang po kayo dito para ma-cleansing. Mailabas po lahat. Salamat po. Matatagpuan sa second floor Kahipi Building in front of Iglesia ni Cristo, Barangay Sulueta, Cabanatuan City. Hello, Ate Jody. Oh, may lagnat ka raw. Opo, sakit rin ang ulo ko. Kaya lang, di naman tumalab yung gamot ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo't lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balik po tayo. Oras natin, 8:04 na. Kayo pa rin po'y nakatutok dito po sa ating balita at impormasyon ngayon pong araw na ito ng Lunes. Maaliwalas at mainit na umaga ng Lunes sa ating lahat. Sabi po ni Kuya Joseph Castillo, dapat po yung kasangkot na Pilipino bitayin kasi po sila din po ang pumapatay sa mga Pilipino. Ganyan po sanang parusa kasi malambot ang batas. Uy, talaga namang malambot. Gaano kalambot, Kuya Joseph? Para ba siyang mamon? Sabi po dito, ano? Malambot ang batas kaya umaabuso pati yung mga checkwang mga sangkot kasi sa China magpit ang batas, hindi sila makagawa ng mga ganyang maluwag. Maluwag po batas natin. Ayan. So maraming salamat po Kuya Joseph Castillo. Sabi naman po ng ating texter, buhat po sa 0824, sabi niyang ganon, ang masasabi ko lang po dyan ay tulad lang po ng kasabihan na walang manluloko kung walang paluloko. Diyan naman po sa usapin ng retire, wala pong makakapasok sa ating bansa kung walang Pilipinong nagpapagamit kapalit ng salapi. Pera-pera lang po iyan. Yan. Maraming salamat Thank po you. Sa ating texter 0824. Magandang umaga kay Kuya Jun Hermino. Aba, nagpaalam siya, di pa kami sagin. Doon daw po sila sa pinagtatrabahuan po niya ngayon. Nakikinig daw po sila ng kanyang classmate na si Eduardo Mangaha. Salamat po. Wait namin. Wait daw po ang pagbati. So magandang umaga Kuya Jun Hermino. Ganon din sa iyong classmate na si Eduardo Mangaha. Magandang umaga po sa inyo. Good morning! Buhay
Bukod naman kay Alex, good AM po. Dapat buhayin o paigtingin yung no car, no garage policy at limitahan po ang pagkakaroon ng maraming sasakyan ng isang pamilya para po mabawasan ang sasakyan sa kalsada. Siguro ito po yung sinabi niya na sinabi ng Pangulo na grabe na ang traffic sa Metro Manila. Grabe naman. Grabe. Noon, mas grabe noon. Kung hindi nyo natatandaan, noong panahon ni Pinoy, na halos talaga pong abutin kayo dyan ng ilang oras bago kayo makapasok sa inyong trabaho, di ba? At ngayon, unti-unti na naman, noong pansin ninyo, noong pong nagkaroon po ng pandemya, dahil pandemya, di ba? Talaga naman po, no, napaka-aliwalas ang mga daan dyan po sa metropolis. Tapos sabi nga, medyo gumanda po yung estado po ng air. Diba? Dati-rati po ay yung air pollution po doon. Grabe. Pero dahil po sa pandemya, karamihan po ay nasa bahay lang, no? E gumanda. So ngayon, unti-unti, dahil sabi back to normal po tayo, kahit sinasabing nating new normal, eh balik na naman po syempre, meron na naman magtatrabaho, ganito ganyan. Kaya syempre talagang lalala po ang traffic ko, kaya kailangan actionan, di ba? Ayan. Pero ito po yung isa pong kanyang suggestion ni Kuya Alex ng Quezon Nueva Ecija. No, no car, no garage policy daw po, no? Tama nga naman, kung wala kang garahe, bakit nga papayagan kang bibili ng ano, ng sasakyan? Kasi pagka lalo na po sa bahay po ninyo, iskinita lang daanan, tapos nandun pa nakahambalang po yung mga tricycle, mga sasakyan nila. Eh, ano mangyayari, di ba? Kaya kailangan pagbibili po ng sasakyan, kahit po yan ay motor o tricycle man lang o four wheels, eh kailangan ay isa sa requirements, may garahe kayo. Di ba? May garahe kayo. Hindi yung kung saan lamang po ninyo igagarahe. Ang nagsalita, eh no, nagsalita. So yun po yun. 10 minuto na po makalipas ang ganap na alas 8 po ng umaga. Sabi naman po ng last 4 digits, 6133, magandang umaga po, hindi po imposible na makakuha ng legal na dokumento ang mga incoming Chinese dito dahil sa dami ng Pilipinong Chinese na sobrang dami ng connection na nanunungkulan sa pamamahalaan natin. Maraming salamat po. Naku, ang dami na. Kung ibig sabihin, salasalabat na, puro connection ang nangyari. Maraming salamat po sa inyo, 6133. Kasi sabi nga po, pagka may connection ka, iba na ang malakas, di ba? Kapag may connection ka nga dyan eh, no? Kahit na nga kulang ang requirements mo, basta may connection ka. Iba po ang magagawa ng connection, di ba? Sa ating texter, 6133, maraming salamat po. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balita at impormasyon. Ngayon pong umagang ito, Ate Raquel Santa Romana, happy Monday. Magandang umaga rin po sa inyo at happy Monday din. 11 minuto na makalipas ang ganap na alas 8 po ng umaga. Pagbati natin kay Nanay Luding Quijada, Dr. Wanasen at Sir Rico Wanasen, Ate Dolores at Kuya Siming Quijada, Kuya Emil at Ate Early Quijada, Lisa Quijada ng Sapang Bato, Nati Bidad na Visiha, Ate Luz at Kuya Ray Visconde ng Mayapip Norte, Director Goding at Ate Toring De Jesus and Family dyan po sa Aliaga. Ganon din si Ate Mila Cablao at Ate Olive Valdez. Si Ate Feli Liano, si Advisor Joe at Ate Tonya Villasenor and Family dyan po sa Bagong Sikat. Magandang umaga po sa inyo. Si Ate Mila Tolentino ng Mayapip Sur Cabanatuan City. Get well soon, Ate Mila. 12 minuto na makalipas ang ganap na alas sa 8 po ng umaga.
teka muna, hindi ko pala na-switch yun. Sabi naman po ng ating texter, buhat po sa 0081. Magandang umaga po Ate Elena, bakit ba pinag-iinitan ng mga Chinese, ng mga retiree? Marami rin naman po mga dayuhan na mga retiree na nasa Pilipinas. Sana po lahatin na lamang. Salamat po. Yan. Oo nga naman, may punto siya. Bakit nga ba sinisingle out daw po ninyo ito pong mga Chinese? Good morning po at maraming salamat. 13 minutes na makalipas po ang ganap na alas 8 po ng umaga. Pagbati natin na magandang umaga dyan po sa 3rd District Office. Sa pangunan ni Ma'am Ayette Fortilio. Hello ma'am, morning morning. Good morning. Ganun din kay Ma'am Roslyn Fragata, Ma'am Alona Oltaveros Alcantara. Maraming good salamat morning po. No, isang text ko lang dyan, nagre-reply agad. Maraming salamat po. Kay Chris Mananeng, Jonathan Sariante, Lorenzo Rabia, Roxanne Ramos at Joseph Rabilo ng 3rd District Office. Good morning! 14 minutes na makalipas po ang ganap na alas 8 po ng umaga. Balikan po natin ito pong mga bali-balita natin. Sabi ni Kuya Joseph, ma'am, kung walang car, no need na yung garage. Oo naman, ikaw naman, oo. Eh kaya lang ang problema kasi pagkabibili nga raw, pagbibili nga po ng sasakyan, kailangan requirements, mayroon kang ipapalag na garahe. Ayan. So maraming salamat Kuya Joseph Castillo. Ano ang iyong ginagawa sa ngayon? Ikaw ba ay duty sa, saan ba? Duty doon sa panglalaking washing machine? O di kaya naman dyan sa tindahan ni Aling Bet? Magandang umaga, 15 minutes na makalipas po ang ganap na alas 8 po ng umaga. Itong NAIA Terminal 3 power interruption. Ah, pa Mariosip naman. Interruption. May power interruption din pala doon. Naputulan kaya ng kuryente. Hindi raw po makakaapekto sa mga operasyon ayon sa MIAA. Uy, ganun. Tiniyak po ng Manila International Airport Authority o MIAA na hindi po makakaapekto sa mga operasyon ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang isasagawang scheduled power interruption para sa maintenance activities. Ah, yun pala, maintenance naman. Ayon po sa MIAA, meron naman siguro silang generator doon, no? Masusi pong pinagplanuhan ang pag-upgrade ng electric system sa NAIA Terminal 3 para pumatiyak ang patuloy na operasyon, particular na kapag peak hours. Ipinawanag din ng MIAA General Manager Erica Ines ng electrical upgrade activities na magtatagal pa hanggang May 28. Boy, ganun ba katagal? Ano ba ngayon? April... Oo. April 8 po ngayon. So, magtatagal daw pala hanggang May 28. Okay. So, yun po ang sabi eh. Magtatagal daw po hanggang May 28 ay hindi po makakahadlang sa pag-proseso sa mga pasahero at bagahe at wala rin pong destructive effects sa flight operations. Okay naman po lang. Kumbaga eh, nagbigay naman po sila ng assurance. Diba? Itataon din aniya ang electrical upgrade activities sa huling flight at hindi sa peak hours ng operasyon ng terminal na abutin lamang ng 15 minutes hanggang 3 oras o mula 12:01 a.m. hanggang 3 a.m. Ang south side ng Terminal 3 ay maapektuhan ng maintenance activities na magre-resulta sa pagbawas ng lighting at air condition sa hallways at lobbies mula sa first hanggang fourth level ng terminal, staircases at ilang opisina sa second at third level. Sa kabila nito, tiniyak naman ang ahensya sa mga pasahero na mayroong generator sets. Ayan, yan ang mainam. Na nakahanda po sakaling kakailanganin habang sinasagawa ang maintenance work sa terminal. E tiyakin lang po ninyo nagagana yung generator sets. Kasi diba, parang tayong mga Pilipino, parang pakita lang, oh may generator sets kami. Parang ganyan po sa CCTV. Pagka nangyayari, oh may CCTV kami. Yung pala hindi naman gumagana. Diba? Yung mga ganyan. Parang sa PNP, oh may body cam kami.
may body cam na suot pala, pero nung sa operation, ayun, suot din nila. Pero nung iimbestigahan na at meron pong hindi naging magandang resulta, aba, hindi naman pala gumada ang body cam. Parang ganun, ano? Eh, tiyakin lang po nagagana itong generator set nila. At saka ito, nagbigay po ng assurance ang, sabi nga po itong MIAA, nagbigay na po sila ng assurance itong Manila International Airport Authority. Eh, tignan na lang natin, no, kung talaga pong ito ay maipapatupad naman po nila. Ganun naman po talaga yun eh. Sabi nga po, nangako na nga, wag mo nang asahang tuparin. Parang ganun. Eh, wag naman sanang ganun ang mangyari. Dahil at least ito, nagbigay po ng assurance sa atin na hindi naman daw po maapektuhan. Mm-hmm. O, siya, ano pa, mga balibalita na talaga naman. Kung hindi ka maiinis, matatawa ka. 19 minutes na makalipas po ang ganap na alas 8 po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, batian portion pa rin. Magandang umaga po. Ate Imelda Nabal Pasco, Ate Elena Nabal Magno, Ate Beth Riguyal, Ate Beth Suyat, Ate Agringhoso ng San Antonio, Nueva Ecija, Ate Baby Policarpio ng Palagay, Ate Dolores Amakin at sina Meran Dexter Go ng Adwasur, Ate Baby Reyes, Nanay Conching Diso ng Parokot Quezon, Nana Aning Balbuena, si Ate Risa Puyat at Rosita Di Guzman, at ganun din si Nanay Gloria De La Cruz ng Magic 8 Group. Morning! Pagbati rin natin si Ate Gigi Villaperti ng Talavera, Ate Vil Makino ng San Jose Sur, Ate Luciana Katoliko ng Santa Arcadia, ganun din po siyempre si Consel Edmond Concepcion ng Santa Arcadia, Cabanatuan, Sate. Magandang umaga! Si Tony, si Nenet, Domingo, Randy, Josie, June, Annie, Roy, Lisa, ang mag-asawang Nora Torres, Oli Agulto, Catalina Pablo, Rose Santos, Oye Panlilio, Consel Mel Estrella, Daisy Santos, Marina Santiago, Mina Reyes, Family Rivera, Dominga Gala ng Pampanga, at sa balae po ni Ate Agringhoso na si Mila Albino, si Ate Mila Tolentino, pinapabati rin niya, si Puring Reyes Nicolas ng Santo Cristo. Si Ate Adelia Del Rosario, Kuya Pedro, Kuya Boy, si Ate Carmen Damian, Candy Angeles, Avi Santa Maria, Ray Carlos, at Ate Ine Crisostomo. Si Kuya Danilo Paras, sa Paras Family, magandang umaga. Tignan po ninyo, ha? Ito raw pong Chinese Embassy nag-donate ng sasakyan at laptop unit sa NBI. Oh, paano ba naman yan? Diba? Hindi ba yan paraan ng parang kwan naman? Ano pa tawag dito? Suhol? Hindi naman siguro, no? Kasi kumbaga, friend pa rin naman po tayo. Kahit na po meron tayong hindi pagkakasundo, di ba? Ayan naman, oh, nagbibigay din pala ng tulong o katulad na lamang po nito. Dito pa po sa National Bureau of Investigation, nagsagawa po ng donation, di ba? Ang Chinese Embassy nag-donate po ng sasakyan at laptop units sa NBI. Inamuna po sa ginanap na signing of the deed of donation si Chinese Embassy Deputy Police Attaché Sheng Zhou at National Bureau of Investigation Director Midargo G. De Limos. Ginanap po ang seremonya sa NBI Headquarters, VTech Tower, G. Araneta Avenue, Santo Domingo, Quezon City. Ayon po sa Chinese Embassy, layunin po ang hakbang na ito na palakasin pa ang investigative and intelligence function ng ahensya. Akala ko ba'y nangangamba tayo kapag kagaling niyo ang teknolohiya dyan sa Chinese eh natatakot tayong baka may naka-insert dyan na kung ano-anong chip o ano pa mang tawag dyan na ma-monitor o ma-ano yung mga gawain po. Diba? E eto, isa pa po ito na mga sabi po dito ay sasakyan at laptops unit. O, diba? Ewan natin.
Iniyag po ni Director T. De Limos ang kanya pong pasasalamat sa People's Republic of China sa pamagitan pong ng Chinese Embassy para sa donasyon. At kinikilala ang partnership at koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa na nagsimula maraming taon na ang nakakaraan hanggang sa kasalukuyan, lalo na sa mga operasyon ng pagpapatupad ng batas. Kaugnay nito ay binigyan din ni Director Limos ang kahalagahan ng mahusay na personal na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa at binanggit na may limitasyon ang kagamitan, ngunit ang personal na relasyon sa pagitan ng NBI at Chinese Embassy ay makakatulong sa NBI sa paglutas ng mga kaso na kinasasangkutan ng mga Chinese national. Oh, yan. Yan po yun. So, ibig sabihin, kahit po may mga hidwaan tayo sa ibang mga parte na hindi po tayo nagkakasundo, eh, nananatili pa rin po yung tight relation. Sa katunayan nga po, ayan, nag-donate naman ng sasakyan, ng car, at ng laptops. So kahit na sinasabi po ng ilan po natin yung topic natin ngayon, nais pong imbestigahan yung mga Chinese retiree dito sa ating bansa, o ayan, nag-donate naman sa atin itong Chinese Embassy, ano, ng car at ng laptops. Kasi tayo, di ba, may ma-pride tayo, pero at least kasi yung ito pong gobyerno natin, matatawag ba nating walang pride? Hindi lang siguro, no? Kasi syempre, kasi tayong Pilipino, kapag po nakaaway natin o na nagkaroon po tayo ng hidwaan sa isang individual, pero kahit papano, hindi na natin tatanggapin pa kung ano yung tulong na ibibigay, di ba? Sa sobrang taas ng pride natin, na mali naman. Oo. Eh, eto, at least, eto po, ano, kahit na po tayo nagkakatulig-tatulig saan, na ganito, ganyan, patawag dito yung DFA, pinapatawag po yung Chinese Embassy, papaliwanagin dahil sa nangyayari pong pambubuli doon sa West Philippine Sea. So at least naman po pala, dito naman po sa lupa, kung doon po doon sa may karagatan, nagkakaroon tayo ng hidwaan, dito naman po sa kalupaan. Maganda yung term ko, ano, kalupaan. Dito naman po sa ating kalupaan, okay naman pala. Friends naman po tayo forever. 25 minutes na makalipas po ang ganap na alas 8 po ng umaga. Tindero raw pala siya, ang dakilang tindero. Bukas pang naka-schedule ang kanyang labahan. Okay, so maraming salamat po kayo, Joseph Castillo. Sa iba pa po nating mga balita, 25 minutes na makalipas, ang ganap na alas 8 ng umaga, si ex-president spokesperson Salvador Panelo handa raw pong humarap sa imbisigasyon kaugnay sa gentleman's agreement ni ex-PRRD sa China sa issue sa WPS. Habang humarap o handa pong humarap si Attorney Salvador Panelo sa na nagsilbing dating tagapagsalita Chief Legal Counsel na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sakaling ipatawag siya sa mga imbisigasyon sa controversial na gentleman's agreement na pinasok umano ng dating Pangulo sa Chinese o sa China kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Nang tanungin naman kung handa rin makipagtulungan si dating Pangulong Duterte sa imbisigasyon ng Senado sa issue, tugon ni Panelo na dapat ang dating Pangulo ang tanungin mismo ukol dito. Oo nga naman, hindi siya, wala siyang karapatan para po magsabing kung ano yung magiging desisyon ng dating Pangulo. Tama naman. Pagka siya, kaya niya sagutin dahil willing daw siyang pumaten. Pero ang dating Pangulo, syempre, hindi niya yun sako, no? So sabi po dito, una na kasi naghain si Senator Riz Ontiveros sa Senado ng Senate Resolution Number 982 na naghihimasok sa mataas na kapulungan, naghihimok sa mataas na kapulungan ng Kongreso na imbisigahan ang controversial na kasunduan. Ano ba yan? Tinawag naman ito ni Panelo na isa umanong publicity in aid of grandstanding. Ano nga na naman ang makakuha mo dyan?
Sa kabila nito, muli pong nilinaw ni Panelo na itinanggi na ng dating pangulo na pumasok ito sa ganoong kasunduan sa China. Lumitaw nga ang umano'y kasunduan sa pagitan ni na Duterte Chinese sa President Xi Jinping matapos isiwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon ng verbal agreement ang dating pangulo sa China na panatilihin ng parehong panig ang status quo sa WPS. Yun lang naman pala eh. Ano bang problema doon? Kasi ang ini-issue nila na parang gentleman's agreement daw, sila na mismo ang nagbibigay ng kahulugan ng gentleman's agreement na tungkol daw po sa pag-aalis o pagbibigay na ng karapatan sa WPS. Eh samantalang wala naman pala, ang verbal agreement daw po ay yung panatilihin yung parehong panig ang status quo sa WPS. Sa ilalim din niya, kasi ang pinipilit po nila ay pinigyan na raw. Ibinigay na raw parang in silver platter yung pong WPS ng nakaraang administrasyon. Kung talaga na yun po ang nangyari, edi dapat ano yan? Ano? Matagal nang wala dyan yung BRP, no? Na rotten ship na sinasabi po ng Chinese. Oh, di ba? Government, di ba? Chinese government na sinasabing rotten, nabubulok po na sasakyang pandagat. Eh, hindi naman, nananatiling andun at nagsusublay pa rin po ng pagkain ng mga sundalo. Nandun pa rin po yung ating mga kasundaluhan, di po ba? O, eh, ano ba yung iimbestigahan mo pa? Ewan ba natin? Sa ilalim din aniya ng naturang kasunduan, pinagbabawalan ng Pilipinas na magdala ng mga materyales para sa pagkumpuni ng luma at kinakalawang na outpost ng bansa sa BRP Sierra Madre na isinadsad sa May Ayungin Shoal sa WPS. Subalit sa panig naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kalima na nagkaroon umano ng sabing kasunduan, kaniya itong binabawi. Ayun. Siyempre, iba po yung policy nung isa, iba naman yung policy ngayon ng nakaraang administrasyon at iba ngayon. So ngayon po, iba na ang namumuno ngayon at ito na pong si Marcos Jr. Kaya yun nga yun, nasabi, ba't kailangan pong magsagawa pa ng hearing? Kaya mukhang totoo po itong sinasabing publicity in aid of grandstanding. Natin 8:30 na po. So saglit lamang, ano, magko-commercial break lang tayo. At babalikan pa rin po natin yung pong mga issue, mga bali-balita. Kaya diyan lamang po kayo, no, babalik tayo sa last 30 minutes ng ating programa. Hindi ba kinokolekta ang basura mo? Baka dahil hindi ito segregated. Ayon sa City Ordinance No. 2004-045, striktong hindi kokolektahin ang basurang hindi sinegregate sa bahay o trabaho. May parusa ding naghihintay sa mga hindi sumusunod sa ordinansa. Kabilang ang multang aabot sa 5,000 piso, pagkakakulong hanggang 6 na buwan, at hanggang 15 araw na community service. Kaya huwag paghalu-haluin ang basura. Mag-segregate. Iwas abala para maginhawa. Ang paalalang ito ay mula sa City Government ng Cabarato City. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan if aragad, diretso sa pinagmula ng sakit ng katawan. Sa maliit o malaking aray, alaksan if aragad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doc. Pagbibili ng gamot, dapat support. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Good news, kabayan! The official website of Cellcor, www.cellcor.com.ph, is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcor Live episodes,
Rates Archives at Cellcore Account Access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pa ang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Sakit ng ulo, lagnat. Sakit ng ulo, binat. Sakit ng ulo na may kasabay na lagnat. Sakit ng katawan o dulot ng binat. Diskartihan ang sabay-sabay na sakit. Discarding Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balik po tayo, oras natin, 33 minutes na makalipas po ang ganap na alas 8 po ng umaga. Sabi po dito ng ating texter, buhat naman po sa 2283. Magandang umaga po Ate Elena, pabor po ako na dapat po isa lang sa imbestigasyon niya ng Senado nang matalupan kung sino-sino pong mga Pilipino ang hudas. Hudas? Yeah, maraming salamat. Thank po. Thank you. Hudas daw. Okay, at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pagtatanghal. Sabi po dito, iginigiit po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang karapatan sa soberenya ng Pilipinas sa pamagitan ng pagbanggit sa naging hatol ng Permanent Court of Arbitrations, The Hague, Netherlands, sa unang pakipagpulong nito noon kay Chinese President Xi Jinping. Sabi po, sa PRRD, iginiit ang naging hatol ng Arbitral Tribunal sa WPS sa unang pakipagpulong nito sa Chinese President Xi Jinping. Ayon po kay ex-president spokesperson, hindi po siya spokesperson, siya po ay legal advisor, Panelo. Ang spokesperson po ay si Harry Roque. Ito po ang binigyan din ni dating president, sinabi po ni dating legal counsel Duterte na si legal counsel na si Salvador Panelo ngayong sa gitna po ng tumitinding pagkakundina sa umano'y kasunduan ng dating Pangulo sa China kaugnay sa issue sa West Philippine Sea na tinawag na gentleman's agreement. Sinabi ni Panelo na nagkausap sila ni dating Pangulong Duterte noong Webes at inalala ang naging bilateral meeting ni na Duterte at Xi noong 2019 sa Beijing kung saan aniya naging maganda ang kanilang pag-uusap at binanggit niya ang dating Pangulo ang arbitral ruling. Subalit ayon kay Panelo, nag-iba ang mood ni Chinese President Xi Jinping nang igiit ni dating Pangulong Duterte ang 2016 Permanent Court of Arbitration Award na nagbasura sa claims ng China sa Nine-Dash Line map na umaangkin sa pinagtatalo ng karagatang kasama ang WPS. Inalala ni Panelo na nagulat sila sa naging reaksyon ng Chinese President na sinabi nito kay Duterte na kapag iginit niya ang arbitral ruling, magkakaroon ng gulo. Sa naging pag-uusap din ni Panelo at Duterte sa telepono, sinabi ni Panelo na itinanggi ni Duterte na nagkaroon siya ng kasunduan sa China kaugnay sa WPS at taliwas naman sa naging pahayag ni dating President Spokesperson Harry Roque na nagbunyag sa naturang gentleman's agreement at noong muling huling bahagi po ng Marso. Mm-hmm. At eto pa ang mga balita. Okay, ang Philippine Navy sinimulan na po ang pagsanay ng 51 kawanin ng Senado sa Basic Military Course. Bakit? Senator Robin Padilla, itinanggi naman po na paghahanda ito para sa posibleng conflict. Sumalang na po sa pagsanay ang 51 kawanin ng Senado na nagnanais na maging parte ng Reserve Force ng Philippine Navy. Subalit agad namang nilinaw ni Senator Robin Padilla na nagtutulak ng basic military training para sa Senate personnel na hindi ito parte ng paghahanda ng pamahalaan para sa posibleng conflict. Sa adnang senador na mahalaga
ang pagsasailalim sa maigpit na pagsasanay para sa Senate personnel upang mahubog ang kanilang disiplina hindi lamang sa pagdepensa sa ating bansa, kundi maging para sa pagtugon sa mga kalamidad. Kabilang daw po na sabing mga kawani ng Senado sa Basic Citizens Military Course o BCMC Class 10-2024 na isa pong pre-entry training program para maging parte ng Philippine Navy Reserve Unit na saklaw ng Naval Service o Reserve Center National Capital Region na pinamumunuan ni Captain Junmar Sales. Ginanap ang naturang pagsasanay sa mismong gusali ng Senado sa Pasay City noong April 3. Samantala, ayon kay Naval Reserve Command, NABRESCOM Commander Major General Joseph Ferros Quezon, o Quezon, ang partnership sa pagitan ng Philippine Navy at Senado ay isang makasaysayang okasyon na nagpapakita ng dedikasyon ng sibilyan at militar sa pagprotekta sa soberenya at kapakanan ng bawat mamayang Pilipino. Minutes na makalipas po ang ganap na alas 8 po ng umaga. Pagbati pa rin po natin dito. Magandang umaga. Pagbati natin si Third Espino, Dr. Susan Espino, Ate Alice Malong at Kuya Angel Balino ng Kapitan Pepe, si Ma'am Flo Cruz at Inang, at si Kuya Larry Cruz dyan sa Villa Ofelia, Cabanatuan City, ang Taklibon Family, ang Flores Family, Quijano Family, especially kay Inang Conchita Gomez Quijano dyan po sa Purok 11, Barrio Militar, Fort Magsaysay, Palayan City, si Kuya Doming at Ate Nelly Katigbak dyan sa Santa Rosa City, Laguna, Kuya Jun De Leon and Family, Kuya Benedicto Diaz, Ate Joseph Palomia, Kuya Norman at Ate Mirna Gomez, Ate Marivic Ilizar and their families. Magandang umaga po. Attorney Cesar Villar and Family, Engineer Ruben Pascual and Family, Director Benvenido Quito and Family, Director Ruben Diaz, magandang umaga. Kay Ate, sino pa ito? Si Mami Neneng at Daddy Boy Santos ng Dalampang, si Ire Viniz ng Buliran, pagbati buhat kay Ate Viniz Santos Esquadro. Pagbati rin natin si Juliet Bermudo, Lilet Castro, Anita Javier, Baby Quijada, si Lily Corpus, Nessie Mercado, Aida Manabat, Francisco Castillo, Resalina San Pedro, Emelita Bartolome, Feluisa Carpio, Dina Dades, Christopher Dades, Rowena Dima Pawi ng Sunshine Group 1. Magandang umaga po. Ang Yulo at Manalang Family, special po dyan sa Ambayat First, Bayambang, Pangasinan. At binabati rin po natin na magandang umaga ang Lahum Family dyan po sa Santa Rosa, Nueva Ecija, particular na si Kuya Nanding, si Kuya Lamberto, Ate Nene, at ng kanilang pamilya. Si Kuya Lito Ison, magandang umaga rin po sa inyo. Na makalipas po ang ganap na alas 8 ng umaga, talagang aktibo si Kuya Joseph. Huwag daw po tayong maniwala sa check 1 ng nagpapa-impress lang yan. Pakitang in-check lang yan, sabi po ni Kuya Joseph Castillo. Tuloy-tuloy po tayo at okay. Ito pa rin po ang balita na may kinalaman. Oh, ano na nga pala ang nangyari kay dating Bucor Chief Bantag? So, di ba nagsagawa po ng parang search, parang ano tawag, ni-raid pala ang tamang term. Ni-raid po yung bahay nito, no? Na pinaghihinalaan ang hideout daw po nito sa Laguna at Caloocan City. Nang isilbi po yung arrest warrant. Ilang baril at bala kagamitan ni Bantag na natagpuan. So sabi po dito, tignan nga natin, ano? Ex-Bucor Chief Bantag hindi nahanap sa ginawang raid ng NBI sa pinaghihinalaang hideout nito sa Laguna at Caloocan City. Nang isilbi po ang arrest warrant, ilang baril, bala at kagamitan ni Bantag na natagpuan. O teka lang muna at iinom muna tayo. So sabi dito, sinalakay po ng National Bureau of Investigation
ang pinaginala ang hideouts daw ni dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag na itinuturong umano'y utak sa pagpatay ng mamamayag na si Percel Lapid sa Laguna at Caloocan City para isilbi ang arrest warrant laban sa kanya. Subalit hindi nakita ang dating Bucor Chief sa parehong bahay nito sa nasabing mga lugar. Isinagawa nga ng NBI ang naturang raid matapos na makatanggap ng impormasyon na namataan umano si Bantag sa lugar mula sa kanilang sources. Sinabi umano ng mga kapitbahay sa mga NBI at agents na napansin nilang may pumasok sa nasabing mga bahay subalit agad ding umalis ang mga biktima. Sa isang posibleng hideout ni Bantag sa Santa Rosa, Laguna, gumamit ang NBI ng sledgehammer para mapasok ang bahay. Okay. Subalit wala itong nakita sa loob ng bahay matapos ang ilang minuto. Bilang paggalugad, subalit natagpuan ng mga operatiba ang siyam na bala sa loob ng bahay na mayroong petsa. Ano ba tawag dito? Siyam na bala sa loob ng bahay na mayroong petsa na April 2. Oh, may petsa ba ang mga bala? Samantala ba gamit, may expiration din ba yun? Ano ba yun? Parang sa bagay kasi wala tayong idea dyan. Subalit wala tayong nakita sa loob ng bahay, sabi po dito, ano? Okay. Samantala, bagamat hindi rin po nakita si Bantag sa bahay doon sa Caloocan, na-recover naman ng mga operatiba ang ilang kalibre ng baril at personal na gamit na pinaniniwala ang pagmamayari ni Bantag sa ngayon na nagpapatuloy ang manhunt operation laban kay Bantag. Una na nga ang inisyuhan ng Montelupa Court at Las Piñas Court ng arrest warrant sina Bantag kasama si yumaong dating Bucor Deputy Security Advisor Ricardo Sulweta noong April 2023 na kapwa naharap sa dalawang bilang ng murder kaugnay sa pagpaslang kay Lapid at umano'y middleman at believed inmate na si Jun Villamayor. Si Jun Villamayor. Minutes na makalipas po ang ganap na alas 8 po ng umaga. Aka, tignan nga natin ito yung pinaka-latest. Ano? Ayon po dito, yun daw pong bangka na pangisda ng mga Pinoy, hinaras ng China. Muli raw pong hinaras ng China Coast Guard ang mga bangkang pangisda ng mga Pinoy na sumusuporta sa maritime operation ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa bisinidad ng katubigan ng Rusol Reef sa Spratly Islands. Batay sa report ng Task Force on West Philippine Sea, ang harassment ay naganap nitong April 4. O neto lamang, yan daw po ang pinaka-latest. Yan po ay noong Thursday. At nasa 25 fishing boats ang nagvolunteer na umalalay sa PCG's BRP Capra at BFAR BRP Lapu-Lapu sa paglagay ng mga floating aggregate devices o payaw sa bisinidad ng Rusol Reef ng palibutan ng mga ito ng CCG vessel na may tail number 21551 at 21556. Sa payag ni Commodore J. Tariala, PCG spokesperson for West Philippine Sea, ang mga CCG chief ay nagsagawa ng pagharang sa resupply operation sa Ayungin 2nd Thomas Shoal. At sinabi po ni Tariala na nagpapakita lamang ang insidente ng labag sa batas sa pag-uugali ng China na pinagkakaitan ng karapatan ang mga Pilipinong mangisda sa karapatan nito na makinabang sa resources sa loob ng 200 na milyang exclusive economic zone ng Pilipinas. Idinagdag pa ng opisyal na ang agresibong aksyon ng China ay bunga nang walang basihang panggiit ng nasabing bansa ng halos buong bahagi ng WPS
ay kanila pong pag-aari base sa inimbento ng mga itong walang basihang 9 Dust Line. Oras po natin, 47 minutes na makalipas po ang ganap na alas 8 po ng umaga. Magandang umaga kay Kuya Oscar San Pedro ng Aduas Norte, ganun din kay Ellie Susan at Lucing Tornillo, Joe Espiritu Malo at Chris Mauricio, si Kapitan Domingo ng San Juan, Laur, pagbati, buhat kay Kuya Vic Cabigas. Ang Narciso family dyan sa Sangitan West, magandang umaga. Okay, 849, ito daw pong Maritime Domain Awareness, palalakasin bilang countermeasures ng Pilipinas laban sa China. Ano ba yon? Hahanapan daw po ng diplomatikong solusyon ng pamahalaan ng mga problema at hamon na kinakaharap nito sa bahagi ng West Philippine Sea. Isa na dito ang pagpapalakas sa Maritime Domain Awareness ng bansa bilang countermeasures sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Okay, yun ang sabi niya. Ano ba yun? National Security Council NSC Assistant Director General Jonathan Malaya ng counter-response ng pamahalaan laban sa peligrosong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi purely military action kundi isa itong multi-dimension na aspeto. Anya, ibang usapan na kasi kapag mayroon ng armadong pag-atake. Siguro naman, siniguro naman ni Malaya sa publiko na gagawin ng gobyerno ang lahat ng diplomatic measures para harapin ang agresibong aksyon ng China. Pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang ipatutupad na countermeasures ng pamahalaan ay proportionate, deliberate, at makatuwirang tugon. Aba, ano kaya yon, no? Hindi lamang sa aspetong pagpapalakas ng ating military at defense capabilities kasama po ang mga kaalyado at kaibigang bansa, kundi gagawin ang lahat po ng paraan sa pamagitan ng diplomatikong pag-uusap para resolbahin ang hindi pagkakaintindihan. Ayon kay Malaya, nakahanda ang pamahalaan para ipaglaban ang maritime rights at entitlements ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng archipelago. Minutes na makalipas po ang ganap na alas 8 po ng umaga.
Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito po sa ating Monday edition ng ating pong balita at impormasyon. Pong ang Tourism Undersecretary Sebeta nagsorry matapos po ang batikos dahil po sa online post nito. So ano ba yung ipinost niya? Humingi na raw po ng paumanhin si Tourism Undersecretary for Legal and Special Concern May Elaine Betan dahil sa negatibong impresyon sa kaniyang online post. Umani kasi sa online ang pinakalat na screenshot ng kanyang social media post kung saan kinailangan niya umanong tumigil sa pagpulong para lamang tulungan ang personal na pangailangan ng malapit na kaibigan habang namamasyal sa Japan. Tinukoy nitong kaibigan ay si Mandaue City Treasurer Regal Olivia na humingi ng tulong kay Betan dahil hindi niya alam ang gagawin na makipag-usap para makakain ng mga Japanese food. Mariosep naman. Yun ba? Tinulungan niya para makakain ng mga Japanese food. Hindi raw kasi marunong makipag siguro transaksyon o di kaya makipag-usap sa Japanese language. Ganun kaya. Dito ay kinailangan niyang huminto muna sa pagpulong sa privatization at airport takeover para tugunan ang personal na hilingin ng kaibigan. Sa paghingi ng pamanhin ni Betan, sinabi niya na dapat ay maging maingat na lamang ito at hindi naman niya sinadya na piliin ang personal na pangailangan kumpara sa trabaho bilang opisyal ng gobyerno. Oo nga naman. Tapos, kala mo naman kung gaano ka-importante yung hinihinging tulong ng kanyang kaibigan, eh yung pala, para lang po makakain ng Japanese food. Ano ba yan? Eh, talagang ang... magkakamit ka nga dyan ng sobrang reaksyon sa mga netizen. Oo, marami kang magiging buster niyan. Ano ba yan? At naipost mo pa talaga. Tuloy-tuloy po tayo oras natin. 54 minutes na makalipas po ang ganap na alas 8 po ng umaga. Ito po si Pastor Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Hindi raw po siya pahuhuli ng buhay. Ito po ang maring sinabi ng controversial na si Kingdom of Jesus Christ, KOJC, Pastor Apollo Kibuloy, kaugnay po ng Warrant of Pares na inisyo laban dito ng korte. Sabi po niya, tatayo ako na di pasasakop sa injustice. Tatayo ako for constitutional rights. Di magpapasakop sa oppression. Buti pa mamatay ako sa kamay ng mga Pinoy kaysa mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat. Di ako hindi ako papayag sa ganong sistema. Tutulo ang dugo ko sa sariling bansa. Di ninyo ako mahuhuli ng buhay. Buti pa barilin na ninyo ako, huwag na lang mangialam ang Amerika. Pahayag ni Kibuloy na gumarargalang boses sa paggalalahad ng mensahe nitong Sabado na inere sa Sunshine Media Network International o SMNI. Sinabi ni Kibuloy na mas mabuti pang barilin na lamang siya ng kapwa niya Pilipino kaysa hulihin ng buhay. Ayon kay Kibuloy, ayaw niyang sumuko dahil ang endgame umano ay extraordinary rendition kung saan ibibigay siya ng gobyerno sa mga Amerikano. Si Kibuloy ay naharap sa mga kasong sex trafficking at human trafficking sa Estados Unidos at under surveillance din umano siya ng Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika na nagpapalipad ng drone sa kanyang compound at mga propriedad o pag-aari sa Davao City at maging sa Island Garden City of Samal. Dadalhin sa Maynila, babagsak sa kamay ng mga puti under surveillance para kang manok na pumunta sa bitag. Ani Kibuloy na muling iginiit ang pinoprotektahan lamang niya ang kanyang sarili kaya hindi siya lumalantad. Sinabi ni Kibuloy, alam na umano niya ang playbook sa pagitan ng gobyerno at ng mga Amerikano kung saan kapag itinunover umano siya sa pamahalaan ng Amerika ay assassination ang kanyang abutin dahil doon
at palilitawin umanong inatake siya sa puso. Samantala, nagbigay rin si Kibuloy ng demand sa gobyerno kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, National Bureau of Investigation Director Medardo D. Limos, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dapat umanong lagdaan ng mga ito. Ang isang dokumento na igagarantiyan niya o igagarantiya na hindi siya ibibigay at mangimasok ang mga Amerikano ay lilitaw siya kahit sa ang dako ng Pilipinas para harapin ang kanyang mga kaso. Ayon pa kay Kibuloy, kung hindi ito may igagarantiya sa kanya ay hindi siya pauhuli ng buhay at handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga tagasunod sa KOJC. Muli ring nanindigan si Kibuloy na wala umanong katotohanan ng mga kasong ibinibintang sa kanya na ani ay matagal nang na-dismiss at pilit lamang umanong binubuhay. Simple lang ang mga kaso ko. Ang iniiwasan kong mangyari ay ang extra rendition sa mga puti Amerikano. I want to preserve myself. Di ako pupunta sa patibong ng tao para kanila akong bawian ng buhay, ani Kibuloy. Idinagdagpang ni Kibuloy na nakanda siyang maging martir tulad ng mga bayaning sinagat Jose Rizal at Andres Bonifacio na namatay sa sariling bayan, huwag lang sa bansang banyaga tulad ng Amerika. Ay, nako. Ano ba talaga nangyayari sa atin, no? Oras natin ay 2 minuto na lamang sa sapit ng ganap na alas 9 po ng umaga. Magandang umaga, Ate Nolly Valino. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok today. Good morning! At sabi ni Morley Yelrom, good morning po sa lahat. Uy, good morning po. Good morning din po sa mga keyboard warriors, Attorney No Case, Kuya Charles, Fiscal No Hearing, Kuya Jojo, Yormi J, Doc Bing, Attorney Villar, and Ma Mercy Gonzalez. Good morning! Magandang umaga raw po, sabi po ni Morley Yelrom. At good morning po nga mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada at mga kababayan. Good morning! Good morning! Oh, siya. Wala na po tayong oras. Maraming salamat na po sa inyo pong pagsama sa atin ngayong umaga ito ng Monday. Lalo na po doon po sa mga nakibahagi po sa ating programa ngayon. Maraming salamat po sa mga nagbigay po ng kanilang opinion. Thank you. So, tapos na po ang ating programa. Sa ngalan po ng ating nakasama sa technical side, sa pangunguna po ni Nick Jason Fabian, ni Andrew Orsua, at ang nangalaga sa ating seguridad. Ako naman po si Elena Garlitos Quijano. Marami pong salamat hanggang bukas. Dito pa rin po sa ating programa, ang balita at impormasyon. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 po ng umaga. Maraming salamat po.